na you were respected sa opinion mo doon sa Sogi Bill, tapos meron ding ng bash. What is your reaction? Naaawa ako sa mga ng bash kasi out of the almost 4 million views, 26 yung nang bash sa akin. Naaawa kasi silang dinumog ng tao. You get the point? Because we have to realize that majority are still men and women. Mm-hmm. And these are traditional people. Sabi ng mga bakla, archaic na daw ako, panggurang na daw ako. Uh-huh. But I always say, I admit that I came from old school. Mm-hmm. My values are conservative. Mm-hmm. But we have to realize that the world will change. Mm-hmm. People will come, baby boomers, the new generation, the hippies, the X factor, whatever population will come. But what one thing will retain is values. Mananatili pa rin ang values ng tao na hindi magbabago. Mm-hmm. That what is right, and what is wrong. Iniiba-iba lang ang pagkategory sa mga bakla. May mga transgender na ngayon, may mga trans na, may char. Pero at the end of the day, bakla pa rin tayong lahat. Walang pagbabago. Sabi ko nga, kung sabi ko na ng bakla, gilingin mo man yan, baklang hamburger. Mm-hmm. Uulitin ko, gayat-gayatin mo man yan ng maliliit, ang labas niyan, baklang langgunisa. Just, may bago naman. May baklang langgunisa. Did you expect na it will create quite a stir pinag-usapan? Marami nag-react. No, I never expected. It's just a visit of the PMPC to Manayleti, uh-huh. which I'm very, very happy. Uh-huh. And they spoke with me for a time. And they asked me my views, and I said my views, but I never knew that it would come out. Mm-hmm. Isa sa mga celebrities. But good thing, because yes. Parang binuhusan ng isang balding malamig na tubig na punong-puno ng yelo ang mga bakla, na nahimik lahat, di ba? Naniniwala ako na tama si Presidente, tama si Tito Soto, si Tito Sen, na it should be an anti-discrimination for all, not only for a small for one segment sector, of society. Mm-hmm. Hindi ganun. Si Brother Jun Banaan, believe na believe sa'yo. Paniwala sa ano mo. Kasi na-interview namin recently. Mm-hmm. Mm-hmm. Talagang sabi niya, tama ka. Tama yung maraming salamat sa mga naniniwala. Maraming salamat sa lahat ng taong naniniwala na ang values natin should not change. Mm-hmm. Sabi nga natin, babae at lalaki, yun lang yun. Mm-hmm. Tayong mga bading, we just enjoy it while it lasts. Mm-hmm. Diba? Ganyan lang yan. Huwag tayong mag-ambisyon, huwag tayong mag-ilusyon na tayo ay girl. At the end of the day, minota ka din naman, di ba? Sabi ko nga lahat ng mga bakla, re-regalo ako ng back mirror dan. Lahat ng transgender ng Pilimiras, isa-isa ko silang bibigyan ng back mirror. Silipin nila ko, saan may tinutubuan na, di ba? Kung tubuan na sila, okay lang. Pero hanggat wala, huwag ka mag-ilusyon, di ba? Parang matagal kang hindi na narinig, tapos ngayon ka lang nagsalita, tapos nagsalita ka, nakinig ang lahat. Parang malaki pa rin ang influence mo sa tao. It's probably because of the things I do in my life. Mm-hmm. People respect me of what I have done. Mm-hmm. Not because I am bakla. Mm-hmm. Siguro nakita nila 1984 pa, nagsasagawa na ako ng hanap buhay bago mo sa isang gunting sa suklay. Yes. Halos buong Pilipinas ay nabigyan ko ng hanap buhay, babae, lalaki, tomboy, lalaki. Mm-hmm. At nag-focus ako sa mga batang may cancer. And people doesn't say anything, but they look at you what you do. Mm-hmm. This is our society, and all of us live in a society. Mm-hmm. So we should conform what the society dictates upon us, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, I'm an island, you know, by myself. No one can say that. Mm-hmm. We live in a society, napapaligiran tayo, and kailangan makisama, makibagay sa lahat ng klase ng tao. Sabi ko, ako hanga ako sa mga bakla. Don't get me wrong. Mahal ko ang mga bakla. Lahat nabigyan ko ng trabaho. Nung magsara nga ang Japan ng entertainment, napakaraming transgender ang umuwi sa Pilipinas na luhaan. You know? What I did, nilikong ko sila lahat. Siguro mga 30 sila. Sabi ko, tama na yung pagpopokpok. Tama na yung pag-charba-charba sa mga Hapon. Gusto niyo ba magtrabaho? That simple. Okay, titrain ko kayo as beauty consultant. Gamitin natin yung ating charm. Gamitin natin yung pagkakarismatic natin mga bakla at maghanap buhay tayo. Gusto ko ang lahat ng mga bakla na maghanap buhay, which is very easy kasi ang daling matuto ng mga bating. Very smart. Lahat pwede nilang pagkakitaan, di ba? Kahit ngayon,
kahit yata yung rebulto nila sa sa luneta, pwede nilang pagkakitaan eh. Yun ang gusto kong mangyari sa mga bakla. Matuto silang maghanap buhay because at the end of the day, like ko sinasabi, walang kawawang tao sa mundo kundi yung matandang bakla walang pera. Mag-ipon na mag-ipon. Sabi ko sa mga pangaral ko sa mga bakla, pag kumita kayo ng 100 sa isang araw, yung 20 kainin nyo, yung 50 bigay nyo sa lalaki nyo, yung gist bigay nyo sa nanay nyo, yung 20 ibangko nyo. It's okay, fine. It's okay to fall in love, but not give it up.